ating pong narasalin ang Regina Chen. Sa ngalan ng Ama at na Anak na Espiritu Santo. Amen. Reina ng Langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, alleluia, ay nabuhay na magbuli ng gaya ng kanyang sinabi, alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo ang Panginoon namin, minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan din ni Kristo ang aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong unang-una kayo nagpakailanman, nagpasawalang hanggan siya naman. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong unang-una kayo nagpakailanman, nagpasawalang hanggan siya naman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ihanda po natin ang ating sarili sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, bilang isang angka ng Diyos, tumawag tayo sa ating Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating upang mga makasalanay tawaging magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay, bilang pag-alala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugilita namin ang may pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib ng sekta ng mga Saduseo, kaya't kumilos sila.
dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol. Kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao." Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan mga parusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ng nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ng hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Itang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino nga bang hindi nakakaalam ng kantang "For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one." Gusto ko sanang kantahin, kaya lang baka magalit si Kuya Carlo. Ito ay mula sa kantang ginawa ni Tina Birabiden na umantig sa puso ng marami noong World Youth Day 1995 sa Pilipinas. Ang Tell the World of His Love. Hango ito sa Ebanghelyo ayon kay Juan na narinig natin ngayon. Malinaw ang mensahe ng Ebanghelista. Malinaw ang mensahe ng kanta. Si Jesus, ang anak ng Diyos na naparito upang iligtas tayo, ipakilala natin siya sa mundo. Mga kapatid, ito rin ang mensaheng kailangang marinig ng mga tao ngayon. Ito ang mabuting balitang kailangan nila upang manatili kung hindi man bumalik ang kanilang pag-asa. Sa gitna ng patuloy na pagdami ng biktima ng COVID-19, ng mga nahahawa at namamatay, sa iba't ibang panig ng mundo, nang hindi sigurado kung hanggang kailang enhanced community quarantine, ng pagbulusok ng ekonomiya, ng kawalan ng hanap buhay ng marami, at ang limitasyon sa mga paaralan at maging sa simbahan, kailangang marinig ng mga tao, hindi pa rin tayo pinababayaan ng Diyos. At tulad yan ang sinabi mismo ni Jesus tukol sa kanyang sarili, hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, maaaring tila bilanggo tayo sa ating mga tahanan dahil sa COVID-19. Subalit hindi yan dahilan para manamlay na tayo sa pananampalataya, para buminto na tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Nandiyan ang mga kapamilya natin, pwede nating hikayating magbasa ng Biblia at magdasal. Nandiyan ang social media na pwede nating gamitin, hindi sa pagpapakalat ng fake news tungkol sa umanay total lockdown o ano paman, bagkos sa pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagbabahagi nito sa kapwa. Narito ang mga live stream ng banal na misa na bagamat hindi talaga katumbas ng harapan at personal na pagdiriwang ng sakramento ng Eucharistia, hindi kailan magpapapalitan ng parangian, ay maaari namang gumabay pa rin sa atin para mapalalim ang ugnayan natin kay Jesus sa pamamagitan ng spiritual communion. Narito siya, katawan at pagka-Diyos, nananabik sa muli ninyong pagtatagpo. Mga kapatid, ang Panginoon ay naghari na, sabi niya sa Salmo. Kumampi tayo sa Kanya, hindi sa baril at bala, hindi sa pera at puwersa. Maniwala tayo kay Jesus, hindi lang sa galing ng siyensya at teknolohiya. Ibahagi natin si Jesus, ang ilaw na tatanglaw sa buong mundo,
lalo na sa mga nawawala ng pag-asa. Let us tell the world of His love, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ni Jesus, ang babago sa mukha ng mundo, ang tutuldo sa kamandag ng COVID-19 na nagpapahirap sa atin. Today, look for chances, look for moments when we can tell the world of Jesus' love. Amen. Sinugunang Ama ang kanyang bugtong na anak upang maging ilaw ng sanlibutan, hindi upang maging kahatulan, kundi upang maging paraan ng pakikipagkasundo ng tao sa kanya. Idulog natin sa kanya ngayon ang ating mga kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pamumuhay, naway maipadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kapatid natin nagpapasalamat, sina Ginoo Aquino ng Pat Cardenas at pamilya, Zeni Arenas at pamilya, Jun Pantiga at pamilya. Para sa special na intensyon ni Nateng May Adi Jela Juliet, Zion Halili, Doktora Carolyn Enriquez, Pamilya Garcia, Pamilya Resuelo, Pamilya De Leon at Pamilya Zamora. Pamilya Donaire, Pamilya Antonio Gicane, Pamilya Verdadero, Pamilya Guzman, Pamilya Lumaday, Pamilya Reyes, para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Lauro Hortelano, Minda Dianco, ang aking ama, Ricardo Resuelo, para sa mabilis na pagaling ni Arian Antonio, Paolo Antonio, Margo Gicane, Ramil Bernides, Perla, Amila, Wendell, Michael Santos, lahat ng mga apektado ng COVID-19. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Vicente Sr., Juliet, Aquilino, Francisca, Claudia, Luciano, Natividad, Victorino, Catalina, Francisco, Alexander, Leticia, Connie Ann, Rodrigo, Roque Jr., Norma, Padre Mamerto, Bishops Manuel, Cirilo at Jose, Sister Concheta, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa lahat ng ating mga frontliners na nasa mga lansangan, nasa mga paggamutan, nasa mga pamilihan, nasa mga simbahan, upang sila ay kumapit sa pag-asang si Jesus ay kapiling nila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ama naming magpagmahal, maraming salamat sa pagsusugo ng bugtong mong anak. Tulungan mo kaming ibigin ka katulad ng pag-ibig mo sa amin na ipinakita mo sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ni Yesu Kristong aming Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumugtang at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya rin umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa paggabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang paggabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo.
bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, hiniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. O mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nena ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng kanyang puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay rito sa daigdig ng mga ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Thank you.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa ating pong mga taga-subaybay, sa ating live streaming na hindi makatatanggap ng komunyon sa mga sandaling ito, sama-sama po nating darasalin. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at iniaalay ko ng buong-buong aking sarili sa iyo. Huwag mo hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Astray and be there more. We are ourselves.
manalangin tayo. Manaming mapagmahal, manatili kang kapiling iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nadudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ating pong darasalin ang Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nilang mabuting kalusugan at lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na itihinto ng paglaganap ng virus at ipagadyawa kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay tagaharin kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipagadyawa kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po. San Francisco Marto, ipanalangin mo po. Santa Cinta Marto, ipanalangin mo po kami. Mahal na Birhen ng Fatima, ipanalangin mo po kami. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Iyuko ang ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupsupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya namang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayangan, ay pagkamitinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalatay at binyag, kinaway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.